Isang magandang umaga, kinder masipag. Ngayon ay natutuwa si teacher na lahat tayo ay magsasama-sama sa classroom upang matuto. Ngayong araw, bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo ay gagawa or tayo ay magsasagawa ng isang munting panalangin. Ngunit mga bata, ang tanong ni teacher, paano nga ba tayo ulit magdarasal? Anong ginagawa natin pag tayo ay nagdadasal? Okay, magaling. Tama si Ru. Pag tayo ay nagdadasal, tayo ay nagsisign of the cross. At nilalagay natin ang palad natin ng magkadikit at binababa natin ang ating ulo. Kaya sa ating pagdarasal ngayon, nais ni teacher na pagdikitin ang ating palad at manalangin tayo at sabayan natin yung makikita natin sa screen na panalangin. Okay? Okay, mag-sign of the cross tayo ng sabay-sabay mga bata sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at nakamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Hiraya! Magaling. So ayan, tayo ay nagdasal. Pagkatapos ng ating pagdadasal, tayo ay magkakaroon ng attendance checking. So mga bata, sa ating chat box o dyan sa Zoom, ay meron tayong smiley face. Pag kayo ay nasa klase, nais ni teacher na i-click ninyo ang smile button para makita ni teacher kung tayo ay nandito lahat sa klase. Maari ba natin itong gawin mga bata? Gusto makita ni teacher ang mga smiley face ngayong araw kung tayo ay masaya sa pagpasok sa klase. Okay, ang nakikita ko ng nakasmiley ay si Ru. Si Jana. Si Patrice at si Kyra. Maraming salamat mga bata. Tapos na tayo sa ating attendance checking. Ang gagawin naman natin ngayong susunod ay sa ating aralin sa ngayong araw ay tayo ay aawit ng kantang Tuloy Po Kayo. So si teacher, ipiplay natin ito ng dalawang beses. Sa unang beses, ang gusto ni teacher ay pakinggan ninyo ang kanta. Sa pangalawang beses naman, gusto ni teacher na kung alam ninyo or kung gusto ninyong sumabay sa kanta, pwede kayong sumabay ng tahimik, okay? Or pwede kayong i-unmute ang inyong sarili at sumabay sa kanta. Pwede rin naman kayong tumayo kung may mga espasyo kayo sa bahay upang sumabay sa sayaw ng kanta. Maliwanag? Tuloy po kayo sa aming bahay. Narito si tatay at nanay. Sila ang aking mga magulang. Lagi ko silang iginagalang. Tuloy po kayo sa aming hardin. Narito si ate, si kuya rin. Lagi kaming nagbibigayan. Sa gawain ay nagtutulungan. Father, mother, sister, brother, and
pagsama-sama. Ngayon mga bata, ay muli nating uulitin ang kanta. Muli, kung alam niyo kung gusto niyo sumabay, maaari kayong sumabay gamit ang inyong isip, or kung gusto niyo ay maaari niyong i-unmute ang inyong mute button at sumabay sa kanta. Tuloy po kayo sa aming bahay. Narito si tatay at nanay. Sila ang aking mga magulang. Lagi ko silang iginagalang. Tuloy po kayo sa aming hardin. Narito si ate, si kuya rin. Lagi kaming nagbibigayan. Sa gawain ay nagtutulungan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. So si teacher ay may tanong patungkol sa video na ito o sa awiting ito. Pero bago't magtanong si teacher, nais lamang itanong ni teacher kung inyo pa bang naalala ang mga class netiquette sa ating klase? Okay. Kung hindi naalala, ang ating mga class netiquette sa araw na ito sa ating klase ay una, maaaring pinutin lamang ang raise button kung nais magsalita sa klase. Kunyari, nagtanong si teacher at gusto niyong magsabi ng inyong sagot, maaari lamang na i-click ang raise button sa ating Zoom meeting. Pangalawa, huwag kalimutan pinutin ang mute button upang mapanatiling tahimik ang klase. Hayaan natin na yung mga tinawag ni teacher na nagtaas ng kamay ang magsalita. Kaya kailangan nating laging isipin na i-mute ang ating button kung hindi naman tayo ang tinatawag ni teacher para mapanatiling tahimik ang klase. Pangatlo naman ay panatilihing nakabukas ang inyong mga kamera upang makita ni teacher ang inyong magagandang ngiti. Para makita ni teacher kung talagang kayo ay nakikinig at makita ni teacher ang nagagwapuan at nagagandahan nating mga kaklase, tayo lamang ay mag-open ng ating camera. Para sa tanong ni teacher, sa awitin na ating pinakinggan, sino-sino ang mga nabanggit na miyembro na pamilya sa kanta? Nais si teacher na ang mga gustong magsagot ay mag-raise ng hand. Okay, Ru?
Ano-ano ro ang mga ano-ano ang mga miyembro ng pamilya na inyong iyong napakinggan sa ating kanta, Ru? Ate Kuya po. Ate Kuya po. Okay, magaling. Nabanggit ang ate at kuya sa awitin. Ang Blessy. Si nanay at si tat po. Okay, magaling. Bukod kay ate at kuya, nabanggit din si nanay at tatay sa awitin. Meron pa bang iba? Okay, Mark? Si Tio Pop at si Tia. Magaling. Nabanggit din sa kanta si Tio at Tia. Parang si Jana, ano, nice magsalita ni Jana patungkol sa mga miyembro ng pamilya, Jana? Si Bunso po. Okay, si Bunso. Magaling. So, bukod dun sa mga kay Bunso, kay ate, kay kuya, kay nanay, kay tatay, marami pa tayong miyembro ng pamilya na napakinggan sa awitin na ito. At malalaman natin kung bakit pinakinig ni teacher ang mga, ang awitin na ito. Pero dahil dyan, tayo natutungo sa ating kwento ngayong araw. Okay? So yan! Ang galing yung mga bata magsikanta. Ngayon naman, tayo ay magbabasa ng isang maikling kwentong pambata. So bukod sa mga nasagot nyo sa kanta kanina na mga miyembro ng pamilya, katulad ni Nansin na mga nasabi nyo, si tatay, si nanay, si kuya, si ate, tiyo, tiya, pati sino? Si bunso. So, dapat rin nating tandaan yung mga ating mga lolo at lola. Sige nga, sino makakapag-share sa akin ng mga alaala nyo kasama pag si lola at si lolo? Sige nga, sino makakapag-share? May maaari ba makapag-share? Yes po, Jana. Yes. Naalagaan po kami ni Lolo. Tapos ni Tita. Thank you, Jana. How about ikaw, Ru? Ano yung mga alaala mo kasama si Lola at Lolo? Nagsisimba po kami ni Lola po tuwing linggo lang po. Salamat! Salamat, Ru! Yan! Oo, di ba tayo pagkasama natin si mga lolo at lola, minsan naalagaan din tayo, tapos sinasama tayo kung saan nila tayo gusto isama. So, bakit nga ba natanong ni teacher yung tungkol kay lola at lola? Alam niyo ba kung bakit? Kasi yan yung ating topic, ayan yung tungkol sa story natin ngayon. Ang story natin ay tungkol sa isang lolang mapagmahal sa kanyang apo. So, sino sa inyo ang handa na para makinig sa ating kwento? Sige, thank you! Kaya ngayon, tayo ay handa na, tayo ay magsimula na. Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw ay si Lola Nanay at si Dan na ginuhit ni Ivan Reverente at kwento ni Danny Rose Cruz. Ulitin nga natin, ano nga ulit pamagat ng ating kwento? Ito ay ang si Lola Nanay at si Dan. Simulan natin ang kwento. Yan. Ako si Daniela. Tuwing umaga, bago pumasok sina mama at papa sa opisina, dinadaan nila ako sa aking paaralan. Pero pagkatapos ng klase, si Nanay Emmy na ang sumusundo sa akin. Hindi ko siya nanay. Lola ko talaga siya. At sa bahay niya na kami dumediretso pa uwi, sakay ng tricycle. Kung may tanong ako, tuwing anong oras muli dinadaan si Daniela sa kanyang paaralan? Sige nga, sino makakapagsabi sa akin? Kayo, kailan kayo
dinadaan sa paaran o kaya kailan nagsistart ang pag-aaral ninyo? Sige nga, umaga ba to, sa tanghali o sa gabi? Yes, Ru? Tuwing umaga po. Tama, magaling Ru. Very good. Tuwing umaga, dinadaan si Daniela sa kanyang paaralan. Para mag-aral, katulad ng ginagawa natin ngayon, nag-aaral sila Daniela. So, ito si Daniela at ito si Lola Emmy. Ito yung lola niya. So, balikan na natin ang ating pag. Yan. Pagkatapos ng kalahating araw ng pag-aaral, syempre, gutom na ako. Kaya pagdating namin sa bahay niya, pupunta na agad ako sa pagkainan. Alam kong nakahain na ang mainit na kanin at ulam na laging masarap. Magaling magluto ang nanay ko. Mga students, ano kaya ibig sabihin ng kalahating araw sa tingin nyo? Anong oras kaya yun sa tingin nyo? Umaga ba yun? Tanghali, hapon, o gabi? Sa tingin nyo, ano kaya? Base doon sa sinabi ni Daniela na pagkatapos ng pag-aaral, tapos ano daw, nakahain na yung ulam, tapos yung kanin. Anong oras kaya yun sa tingin nyo? Anong oras ang kalahating araw? Sige nga. Yes, Jana? Tanghali po. Tama! Galing mo, Jana! To ay tanghali kasi yun ay yung kadalasang oras ng pag-uwi sa klase. Tapos, di ba, pag tanghali, kakain na tayo kaagad pag-uwi natin. Galing nyo talaga, mga bata! Ayan, tara! Sundan natin ang ating story ulit. Wow! Paborito ko to! Ginata ang langka na may hipon at inihaw na isda. Thank you, Nay! Mabilis akong uupo sa pwesto ko. Hihintayin ko siya uupo sa pwesto niya. Magdarasal kami at sabay kaming kakain. Wala nang kasama si nanay sa bahay. Mamatay na kasi si Tatay Ernie. Ilang taon na rin nakaraan. At dahil nag-asawa na rin ang lahat ng kanyang mga anak, naiwan na siyang mag-isa. Kaya, okay na malapit lang ang bahay namin sa kanya. Si Papa ang panganay niyang anak. Sipag ang nanay ko. Lagi siyang may ginagawa. Ito ay nagdidilig ng mga halaman niya, nagwawalis, o di kaya nagpupunas ng alikabok. Nagsusulsi ng mga butas na damit. At syempre, nagluluto. Yan ang pinakapaborito ko niyang gawin. Titigil lang siya para sa akin. Nak, matulog ka na. Anak din ang tawag ni Nanay Emmy sa akin. Natatawa ba nga ako? Kasi hindi naman niya ako anak. Apo niya talaga ako. Pero siguro, namimiss lang niya mga anak niya. Kaya okay na para ako ang bunso niyang anak. Nay, pwede mo ba akong kwentuhan? Tuwing pagkatapos mananghalian, papayagan ako ni nanay na manood sandali ng yung time show sa TV. Tapos, patutulugin na niya ako ng tanghali. Pero bago ako matulog, kinukwentuhan niya ako. Ihiga ako sa banig na nilatagan din niya ng kumot. Bibiling ako sa gilid kung saan nakaupo si nanay. Yayakapin ko ang mahabang unan at magsisimulang makinig. O sige, ipapakita ko sa iyo ngayon si Don 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 Don. Natawa ako pagkarinig ng pangalan ng bida. Nanay? Don Don Don? Bakit ganun ang pangalan niya? Parang tunog ng nagmamagic. Ikaw ang magsabi kung magic nga ba si Don 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 Don. Handa ka na ba? Ngumiti ako at idinikit ang aking ulo sa hita ni nanay. At habang hinahaplos ang aking buhok,
nagsimula na siyang magkwento. Araw-araw, nagpupunta si Dandan-Dandan sa pinakamalaking panandirya sa bayan para humango ng pandesal. Gamit ang kanyang bisikleta, umiikot siya sa iba't ibang lugar upang maibenta ang kanyang mga pandesal. Dito kasi niya nakukuha ng pambaon niya bago pumasok sa eskwelahan. Pero isang araw, habang mabilis siyang pumapadyak sa kanyang bisikleta, biglang may tumawid na pusa. Nabigla siya! Crash! Sumemplang siya! Natumbas siya kasama ang kanyang bisikleta at tumawag ang tindan niyang mga pandesal. Tinapik-tapik at pinagpagpagpag ang bawat isang pandesal sa at isinilig ulit sa lalagyanan. May kaunting sugat man ang kanyang siko at tuhod, sumakay ulit siya at sa kanyang bisikleta at patuloy nagbenta. Dandan-dandan! Tawag sa kanya ng huling suki. Naubos din ang kanyang tinda. May pambaon na siya. At may kaunting pera ding naiabot sa nanay niya. Oh, may tanong ako mga bata. Kung hindi ha. Anong oras sa tingin niyo naglalako si Dandan-dan ng pandesal? Sige nga. Kailan kayo kumakain ng mga pandesal? Kailan kaya naglalako si Dandan ng pandesal? Sa umaga kaya? O sa tanghali? Yes, Blessy? Nakamute ka po, Blessy. Sa umaga at tanghali po. Tama! Sa umaga at tanghali, pwedeng maglako si Dandan-dan sa tanghali. Pero sa ating storya ay naglako si Dandan-dan ng pandesal sa umaga. Napakahusay naman. Ngayon tignan natin kung ano ang susunod na mangyayari sa ating kwento. Minsan, nanghihingi ng perang pambili sa ng kandila si Dandan-dan-dan dahil gusto sana niyang sumama sa prosesyon pa sa kapistahan ng Jesus Nazareno. Pero dahil naipambili na ng pagkain, hindi na siya nabigyan ng nanay niya. Pero tumuloy pa rin si Dandan-dan-dan. Nakiusap siya sa kakilala niyang tindera ng kandila. Nagbenta din siya. At dahil kasama niya ang kanyang mga kaibigan, tinulungan din siya ng mga ito ng magbenta ng kandila sa mga kakilala nila. Dandan-dan-dan! Tawag sa kanya ng kaibigan niya. At iniabot ni Dandan-dan ang huling kandilang pinagbibili niya. May kandila na siya. May kaunti pang tirang pambili ng banana queue. Tiyak, magugutom siya pagkatapos ng prosesyon. Noong isang araw naman, inutusan ni si Dandan-dan-dan ng nanay niya para bumili ng gulay na pansahog sa pakbet. Doon sa kanyang suki sa palengke siya laging bumibili. Nabili na niya ang lahat maliban sa sitaw. Kulang na kasi ang pera niya. Pero nang paalis na siya, Dandan-dan-dan! Tawag sa kanya ng suking tindera. Mura at marami ang sitaw ngayon. Dagdag ko na lang ito sa iyo. Sabay abot ng isang tali ng sitaw. Ang galing naman ni Dandan-dan, nanay! Parang nagiging okay na okay ang lahat kapag tinatawag ang pangalan niya. Parang magic! Mabait din kasi ang
Mabait din kasi siyang bata. Matulungin at mapagmahal sa nanay. O sige na, matulog ka na. Pipikit ko na ang aking ipipikit ko na ang aking mga mata at nakatulog ako ng mahimbing. Ayan. Pagkagising ko, nakahanda na ang merienda. Pagkatapos kong kumain, maglalaro na ako. Nang maglalaro, pagkagat ng dilim, kapag nagkailaw na ang poste sa tapat ng bahay ni nanay, ibig sabihin, malapit na ako sunduin ng papa ko. Mas maaga kasi siyang uuwi kaysa kay mama. O ayan, may question ako sa inyo mga bata. Diba sabi ni Daniela na pagkatapos kong kumain, maglalaro na siya na maglalaro. Tapos pagkagat ng dilim at nagkailaw na yung poste sa tapat ng bahay ni nanay, isusunduin na siya, diba? So anong oras naman kaya sa tingin nyo ito? Pag madilim na daw tapos nagkailaw na yung mga poste, sa tingin nyo, ano kaya ito? Umaga ba ito? Tanghali o gabi? Yes, Blessy? Gabi po. Tama, very good. Salamat, Blessy. Ito ay sa gabi. Kasi di ba, ano na nga daw, pagkagat ng dilim. So, madilim na, so gabi na siya. Sundan na natin ang susunod na mangyayari. Tumakbo ako kay Papa pagkakita ko sa kanya. Humalik ako sa pisngi niya. Biyakab naman niya ako. Nagbano si Papa kay Nanay Emmy. Bago kami umalis, humalik ako kay Nanay Emmy. Pero binulungan niya ako. Siya si Dan. Nalaki ang mga mata ko. Para akong nakakita ng magic. Ito ang kwento mo. Sa laki ng ngiti ni Nanay Emmy at sa pagtango niya, alam ko na, nagkaintindihan na kami. Danilo nga pala ang pangalan ng papa ko. At Dan, ang tawag ni Nanay Emmy sa kanya. Sa kanya din ang galing ang pangalan ko. At habang naglalakad kami pa uwi sa bahay namin, hawak ko ng mahigpit ang kamay niya. Yan. At dito nagtatapos ang kwento natin na pinamagatang si Lola Nanay at si Dan. Sige nga, tignan natin kung naintindihan niyo ang ating kwento. Magtatanong si teacher ng 5 tanong at sasagot kayo. Okay ba yun? Sige, kapag sasagot, ano nga ulit ang gagawin? Kailangan niyong mag-raise ng hands or yung dun sa inyong mga gadgets. Ayan. So, sa unang tanong, ano ang mga bagay na ginawa ni Daniela at Dan ng mag-isa? Diba may mga ginawa sila sa story natin? Ano yung mga yon? Ano yung mga nagawa nilang mag-isa? Maaari bang makapagsabi? Ito clue. Si Dan ay nagawa niyang maglako ng sa umaga. Ano yung ginagawa ni Dan sa umaga? Yes, Jana. Nagbebenta po ng baltisal. Yes, nagbebenta ng pandisal. Thank you, Jana. Ano pa? Ano pa yung nagawa ni Dan at Daniela na mag-isa? Sa tanghali, anong ginawa ni, nung gusto sumama ni, yes, Ru? Kandila. Tama, nagbenta din siya na kandila. Edi may tanong naman ako sa inyo. Kayo ba? Nagkukusa ba kayo sa mga ibang gawain? Sige nga, nagkukusa ba kayo? Ikaw, Blessy,
Nagkukusa ka ba paminsan-minsan? Yung... Apa. Magaling. Ang sipag naman. Ikaw, Ro. Apa, kumukuha po ako ng tubig. Very good. Tama yung mga ginagawa nyo. Susunod na tanong teacher. Bakit kaya kailangan natin kumilos ng may kusa at mag-isa? Sige nga, bakit kailangan? Yes, Jana? Para po makatulong. Tama! Pag gumagawa tayo mag-isa, ay nakakatulong tayo. Ano pa? Yes, Ru? Para po hindi mapagod po si nanay. Yes! Thank you, Ru! Salamat sa inyong mga sagot. Kaya yan na, lahat tayo dapat matutong gumawa at tumulong sa ating mga pamilya. Kaya yan. Salamat sa magandang kwento, Teacher Winnie. Ngayon naman, kilalanin naman natin ngayon ang mga miyembro ng isang pamilya, pati na ang mga nabanggit sa kwento. Handa na ba kayo, mga bata? Handa na ba kayo, mga bata? Very good. Okay, simulan na natin. Ano nga ulit ang pamagat ng kwentong ating binasa ngayong araw? Sige nga, Blessy. Si nanay at si Sandal. Mm-hmm. Sige, malapit na yung sagot ni Blessy. Sige nga, Patrice, pakisagot. Ano ulit yung pamagat ng kwentong binasa natin ngayong araw? Si Lola Nanay at si Dan po, teacher. Very good. Ang binasa natin kwento ngayon ay si Lola Nanay at si Dan. Sumunod na tanong naman. Okay, mga bata, sa unang larawan, sino kaya ang batang ito? Sige nga, pakisagot, Patrice, sino yung batang to? Si Daniela po. Very good. So, tatanungin kayo ni teacher, sige nga, describe nyo nga or ibahagi kung anong meron sa ugali ni Daniela. Ikaw nga, Kyra. Mabait na bata. Okay, si Patrice na yung sumagot. Very good. Ano pa kaya, Jana? Masipag po. Tama, masipag si Daniela. Ano pa kaya, Ru? Magalang po. Very good. Sige nga, Blessy, maaari mo bang dagdagan kung ano pa ang mga nagawa or characteristics ni Daniela? Magpamahal po. Very good. Sumunod na larawan naman. Sino naman kaya ito? Sige nga, Mark, pakisagot kung sino ang nasa larawan. Si Lola Nanay po. Very good, si Lola Nanay. So, kayo, anong tawag nyo sa mga lola nyo? Ikaw nga, Blessy, anong tawag mo sa lola mo? Mama po at saka po nanay. Mama at nanay. Ikaw naman, Ru, anong tawag mo sa lola mo? Mamalay po. Okay. Ikaw, Patrice, anong tawag mo sa lola mo? Mama po. Mama. Okay. Iba-iba rin pala ang tawag nyo sa inyong mga lola. Sa akin naman ay nanay din ang tawag ko sa aking lola. Ano ang ginagawa ng isang lola? Sige nga, Mark, anong ginagawa ng isang lola? Nagluluto po.
Very good. Nagluluto raw yung lola ni Mark. Ikaw naman, Aiden, anong ginagawa ng lola mo? Nag-aalaga po ng apo. Okay, nag-aalaga ng apo. Ikaw naman, Patrice. Nagwawalis po sa tapat. Okay, nagwawalis sa tapat. Ang lola ko kasi ay busy sa trabaho ang aking mama at papa. Dahil dyan, lumaki rin ako sa aking lola. Sinusundo rin ako sa school at inaalagaan. Parang si Nanay Emmy lang, di ba, sa storya? Okay. So, sa susunod na larawan naman, sino kaya ito? Sige nga, Jana, sino yung nasa picture? Jana? Si Papa po. Tama, si Papa Danilo. Okay, si Papa Danilo din. O kaya pwede mo siyang tawagin Dan. Ano naman ang tawag ninyo sa inyong mga tatay? Ikaw, Blessy, anong tawag niyo sa tatay mo? Blessy? Daddy po. Daddy. Ikaw, Ru, anong tawag mo sa daddy mo or tatay mo? Papa po. Okay. So, sa ano naman? Sa tatay naman, ano ang gampani ng inyong tatay sa inyong pamilya? Sa inyo, Jana, ano ang ginagawa ng daddy mo? Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho? Tama. So, yun naman, Kyra, anong tinagawa ng papa mo? Nagtatrabaho din po. Nagtatrabaho din po. Okay. Si daddy siguro gundatrabaho para sa panggastos ng isang pamilya. So, ang aking papa naman ay nagtatrabaho rin at nagpoprotekta sa aming pamilya. Maliban sa mga taong nabanggit, sino-sino pa kaya ang miyembro ng pamilya? Sino kaya itong sumunod na larawan? Sige nga, Ru, sino kaya ito? Si nanay po. Very good, si nanay. Pagdating naman kay nanay, ano kaya ang ginagawa ng isang nanay? Sa inyo, Blessy. Nagluluto po. Nagluluto? Anong paborito mong niluluto ng nanay mo, Blessy? Chicken po. Wow, ang sarap naman. Ikaw, Jana, ano naman ang ginagawa ng nanay mo? Nagbabantay po. Nagbabantay. Sa inyo naman, Mark, anong ginagawa sa inyo ng mama mo? Nagluluto po. Nagluluto. Okay, sunod naman na larawan. Sinong miyembro ng pamilya ang nasa larawan? Pakisagot nga ito, Patrice. Si Lolo po. Very good, si Lolo. Ano naman ang tawag niyo sa inyong mga lolo? Ikaw, Kyra. Lolo po. Lolo. Ikaw naman, Mark? Tatay po. Okay. Ano naman ang ginagawa ng inyong lolo, Jana? Nag-aalaga po sa amin. Wow, very good. Sa inyo naman, Blessy. Nagbabantay po. Okay, sige nga. So, tumuo na tayo sa susunod na larawan. Sino naman ang miyembro ng pamilyang ito? Ikaw nga, Aiden.
teacher. Si Kuya po. Okay, si Kuya. Ano naman ang ginagawa ng isang kuya? Sa inyo, Kyra, meron ka bang kuya? Meron po. Ano po ang ginagawa ng isang kuya sa inyong tahanan? Nagtatrabaho din po. Okay, nagtatrabaho ra ang kuya ni Kyra. Sa inyo, Blessy, anong ginagawa ng isang kuya? Nag-aaral po. Nag-aaral daw si kuya. Sa inyo naman, Jana, ano naman ginagawa ng kuya mo? Nag-aaral po kami. Very good. Si kuya naman ay pwedeng katulong din ni tatay sa mga gawain panlalaki. Tulad na pag-iigib ng tubig at saka pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan at nag-aalaga sa mga batang kapatid. Sumunod na larawan kaya, sino naman ito? Sige nga, Patrice, sino naman yung nasa larawan? Teacher, si ate po. Very good, si ate. Ano naman kaya ang mga ginagawa ng ate? Pakisagot nga ito, Mark. Naglilinis po. Naglilinis. Ikaw, Jana, anong ginagawa ng ate mo kung may ate ka man? Nagbabantay po sa amin pag wala po si mami. Very good. Ikaw, Blessy. Blessy? Nagluluto po at naglalaba. Very good. So, si ate naman ay gumagawa ng mga gawain din na parang kay nanay dahil siya ay nauutusan at katulong ni nanay sa mga gawain pambahay. Tulad ng paghugas ng pinggan, paglalaban ng mga damit, magluluto at pagwawalis. Okay, so panghuling larawan naman tayo tutungo. Sino kaya tong miyembro ng pamilya? Sige nga, Jana, sino kaya? Sige nga, Jana, sino kaya ito? Bunso po. Bunso. Sige nga, erase hand nga dito kung sino ang mga bunso. Meron ba ditong mga bunso? Okay, si Jana, bunso, at saka si Aiden. Ano naman ang mga ginagawa ng mga bunso? Sige nga, Aiden, anong ginagawa mo bilang bunso ng pamilya? Inutulungan po yung ate ko tsaka kuya ko. Okay, ang bait naman ni Aiden. Ikaw naman, Jana. Susunod ko po yung mga utos nila. Jana, nakamute ka. Susunod ko po yung mga utos nila. Ang bait naman ni Jana. Very good. Mabuti yun na sumusunod tayo sa mga mas nakakatanda. Ang sabi sa akin, ang bunso naman daw ay ang nagpapasaya sa pamilya. Very good lang lahat ng inyong sagot. Sino-sino nga ulit yung mga nabanggit nating miyembro ng pamilya? Simulan mo nga, Kyra. Tatay po. Okay, Patrice. Nanay po. Very good. Ikaw naman, Blessy. Si ate at kuya po. Very good. Ikaw naman, Mark. Si lolo po. Tama. Ikaw naman, Rue. Si bunso po. Very good. So, ang mga pamilya ulit na ating natalakay ay si tatay, nanay, kuya, ate, bunso, lolo, at lola.
Natalakay na natin ang lahat ng mga miyembro ng pamilya. Ang galing naman. Palakpakan nga natin ang bawat isa, ang virtual clap. Very good. May tanong lang si teacher. Bakit kaya importante ang pamilya? Sige nga, Aiden. Ay, si teacher Patrice. Ay, si Patrice na lang pala. Bakit importante ang pamilya? Importante po ang ating pamilya kasi yung pamilya po natin yung nagbubuklod sa bawat isa at sama-samang lumalaban sa kahit anong pagsubok po. Ang galing naman ni Patrice. Ikaw naman, Blessy, bakit importante ang ating pamilya? Para po maging masaya pa yung buong pamilya. Okay, very good. Sa susunod na tanong naman, bakit kaya may mga gampanin ang bawat isa sa isang pamilya? Sige nga, pakisagot nga ang tanong nito, Kyra. Para po maging maayos yung tahanan. Very good. Ikaw naman, Aiden, bakit kaya may mga gampanin ng bawat isa sa pamilya? Para po mas madaling matapos yung mga gawain. Tama. Sige nga, Jana. Ano na, bakit kaya may mga gampanin ng bawat isa sa pamilya? Para magpaayos kung pamilya. Ang galing naman. So, tama ang lahat na inyong mga sinabi. Natutuwa ako na nabigyan natin ng mahalaga at gampanin ang bawat miyembro ng pamilya. At natuto rin tayo sa kwentong nabanggit ni Teacher Winnie. So, dadako naman tayo ngayon sa susunod na activity. Thank you, Teacher Flo. Okay, para sa ating malikhaing pangkatang gawain, kayo ay inaatasan ni teacher na kulayan ang mga larawan ng isang pamilya na ibibigay ko sa inyo. Maliwanag po ba? Maliwanag po si teacher? Okay, ito po ang ating mga panuto. Mahati kayo sa tatlong grupo. Pangalawa, kukulayan ng larawan ng pamilya na italaga sa inyong grupo. Magpatulong po kayo sa inyong mga magulang o guardian kung kinakailangan nyo ng tulong. Jana, kailangan mo ng tulong? Blessy? How about Chiru? Kyra, Aiden, and Patrice, and Mark? May mga guardian po ba kayo? Or kaya nyo na po? Meron po. Kaya po. Okay, so very good. Pagkatapos kulayan, ilalarawan ninyo ang inyong output. Tandaan na mayroon lamang kayong 10 minuto upang gawin ang activity. Okay, para sa group 1, ito po ang mga magkakagrupo. Si Ru, Kyra, and Aiden. Sa group 2, si Jana and si Patrice. Para naman sa group 3, si Blessy and si Mark. Maliwanag po ba ang groupings? Naintindihan po? Opo, teacher. Okay, very good. Teacher Winnie, proceed na po tayo sa ating Jamboard activity. Ito po ang ating link. Mga bata, tandaan lamang na may 10 minuto lang kayo para gawin ng activity ha. Pwede na po kayo magsimula. Music.
group 2, wala pa ako naikitang nagko-color. Yan.
Teacher Winnie, ilang minutes na lang po tayo? 5 minutes? Meron po tayong 3 minutes. Students, last few
slides natin. Ang dami ng color. Okay, tapos na ba? Tapos na ba ang lahat? Okay, so ngayon naman ay sisimulan na natin ilarawan ng ating mga pamilya. Okay, mauna na tayo sa grupo ni Ru, Kyra, and Aiden. Pwede niyo bang ilarawan kay teacher ang inyong pamilya kung ano ang kinulay ninyo sa inyong pamilya. Ate po, tsaka bunso. Yes, Ru? Medyo naglag lang ikaw. Ate po tsaka bunso. Si ate tsaka si bunso. Ilan kaya ang miyembro ng pamilya na napunta sa inyo? Four po. Four, okay. So, Kyra, pwede mo bang ilarawan ng mga characteristics or yung mga physical appearances ng miyembro ng pamilya na napunta sa inyong grupo? May itim po na buhok at kayo manging kulay. Ayun, binigyan pa nila ng color ang skin ng kanilang pamilya. Okay, sabi nga ni Kyra, may itim silang buhok at kayo manggi ang balat. At sabi naman ni Ru, apat na miyembro ang bubuo sa pamilyang napunta sa kanila. Bigyan nga natin ng tatlong palakpak ang group 1. 1, 2, 3. Okay, so proceed na tayo sa group 2, sa grupo ni Jana and ni Patrice. Sino ang pwedeng magbahagi ng paglalarawan sa pamilya na napunta sa kanila? Yes, Patrice, pwede mo bang simulan? Okay, good.
Thank you. Yung pamilya po na napunta sa amin ay meron pong apat na miyembro po. Si nanay, si tatay, tas si kuya po, tas si bunso. Okay, so kumpleto ang pamilya na napunta sa grupo ni Patrice and ni Jana. May nanay, may tatay, may kuya at may bunso. Thank you, Patrice and Jana. Jana, gusto mo bang magbahagi? Gusto mo ilarawan ang pamilya na napunta? Mukha silang masaya. Mukha silang masaya. Ayan. Thank you, Jana and Patrice. Bigyan niya natin ng tatlong palakpak ulit ang grupo nila. 1, 2, 3. Okay. Sa last group naman tayo, sa grupo ni Blessy and ni Mark. Ayan. Sino ang pwedeng magbahagi? Sino po ang maglalarawan sa pamilya? Si Blessy. Okay, Blessy. Nagmamahalan po sila. Nagmamahalan. Ayan, kitang-kita naman kasi magkakalapit sila, eh, 'di ba? Okay, si Mark naman, ano kayang masasabi ni Mark sa pamilya na binigyan nila ng kulay? Masaya po sila, teacher. Masaya sila. Okay. Ilang miyembro ang pamilya na napunta sa inyo, Mark? Tatlo po, teacher. Tatlo, okay. Hindi katulad ng mga dalawang naunang pamilya, ito ay may tatlong miyembro lamang. Okay, maraming salamat sa inyong mga bata, sa inyong pagbabahagi. Ang galing-galing ninyo at ang uhusay ninyo na ilarawan at kulayan ang mga pamilya na napunta sa inyo kahit limitado lamang ang oras natin. Nag-enjoy ba kayo? Okay, that's Opo. Good. Okay. Dahil dyan, bigyan naman natin ang ating mga sarili ng tatlong palakpak. 1, 2, 3. Okay, very good. Ayan, maraming salamat, Teacher Erica, sa iyong napakabalikhaing pangkatanggawain. Ngayon, dadako naman tayo sa isang maikling pagsusulit. Handa na ba kayo mga bata? Patingin nga ng isang thumbs up kung handa na kayo. Patingin. Hindi ko pa nakikitang lahat. Nagta-thumbs up. Ayan, very good. Nakikita ko na ang mga thumbs up nyo. So, magsimula na tayo. Ito ay pinamagatang tama o mali. Tignan natin ang panuto. Ayan, itataas nyo ang inyong show me emoji na check kung tama ang mga salitang naglalarawan sa bawat kasapi ng pamilya at X naman kung mali o hindi angkop ang mga salitang ginamit. Naintindihan nyo ba mga bata? Patingin nga ulit ng thumbs up kung naintindihan. Magaling. Ngayon, patingin naman ako ng inyong show me emoji na check. Patingin nga mga bata. Ayan, iba't iba ang itsura ng mga check nyo. Ayan, very good. Eh, nasa naman ang inyong mga ex? Patingin nga. Ayan, napakalaking mga ex ang nakikita ko. Very good. So, dumako na muna tayo sa ating una. Ito lamang ay isang halimbawa para alam nyo kung anong gagawin nyo sa susunod. Okay? So, next slide po. Ayan. Si Bunso ay malakas. Tama ba ito o mali? Tama bang tawaging malakas si Bunso? Patingin nga ng mga sagot nyo. Tama o mali? Ayan, nakikita ko ng sagot ni Blessy. Ni Mark, may sagot na rin si Mark. Ayan, yung kay Kyra, napakalaking X naman. Nakikita ko na din ang kay Aiden. Kay John, ayan, may sagot na ang lahat. So, lahat na nakikita ko ay mali. Mali nga ba? Yan, mali. Bakit nga ba mali ang pahayag na si Bunso ay malakas? Pwede nga ba akong makarinig kung bakit mali ang iyong sagot? Blessy, bakit mali ang sagot mo sa si Bunso ay malakas?
Maliit po kasi si Bunso. Tama! Si Bunso ay maliit pa, kaya hindi siya pwedeng ihalintulad o maging malakas. Eh, ano ang pwedeng ihalintulad o ilarawan kay Bunso? Rue, may sagot ka ba? Mali po. Mali, mali ang iyong sagot. Eh, ano naman yung isang salita na pwede mong i-describe o ilarawan kay Bunso kung hindi malakas? Maliit po. Maliit. So, ang ating mga bunso ay maliliit, gaya nga ng nasa larawan. Pero tandaan natin na hindi laging maliit si bunso. Kasi kapag tumanda na si bunso, syempre malaki na siya, di ba? Tama ba yun, mga bata? Patingin ng thumbs up. Ayan, very good. So dumako na tayo sa pagsusulit sa number one. Patingin nga ng slide. Ayan, si Lola ay matanda. Gaya ng ating kwentong si Lola nanay at danda-dandan. Matanda nga ba? Tama ba ito? Mali? Patingin nga ng inyong mga sagot. Nakikita ko na ang sagot ni Mark, ni Blessy, ni Rue, ni Jana. Ayan, very good. Lahat ay may sagot na. So, lahat kayo, ang sagot nyo ay tama. Tama nga ba ang inyong sagot? Malalaman natin. Ayan, ang husay nyo naman mga bata. So, lahat kayo, tama ang inyong sagot at tama na tama ang inyong sagot. Ngayon, Jana, ang tanong ko naman sa'yo, bakit tama na matanda si Lola? Bakit sa tingin mo tama? Tama ito? Siya po yung mas pinamatanda sa pamilya. Tama po. Siya ay isa sa pinakamatanda sa pamilya dahil siya pa ay magulang o siya pa ay mama ng ating mama o papa. Tama. So, bukod naman sa matanda, ano pa ang pwedeng salita na ilarawan sa ating mga lola? Sino ang pwedeng sumagot nito? Ay, nakita ko nagtataas ng kamay si Kyra. May sagot ata si Kyra. Patingin nga ng sagot. Maalaga po. Maalaga. Very good. So, gaya nga ng ating kwento kanina na si Lola Nanay at Danda-Dandan, malalaman natin na kahit na hindi totoong anak ni Lola Nanay, si Daniela ay inaalagaan na ito dahil ang ating mga lola ay siyang maalaga. Tama ba? Ang mga lola nyo rin ba ay maalaga? Patingin ng thumbs up kung oo. Yan. Oo si Aiden. Dumako na tayo sa susunod. Ayan, si nanay ay mapagmahal. Tama nga ba ito o maling pahayag? Patingin nga ng mga sagot. Ayan, ang bibilis. Alam na alam ang mga sagot. Patingin ako ng kay Patrice. Ayan, lahat na kayo may sagot. Very good. So, lahat ng nakikita kong sagot ay tama. So, Patrice, bakit naman tama ang sagot mo sa pahayag na ito? Ano po? Kasi po, si mama po, inaalagaan po kami magkakapatid palagi. Ayan, mahusay. So, ang ating mga ina o ating mga ilaw ng tahanan, sila ang kadalasang nag-aalaga sa atin. Blessy, may sagot ka ba? Nakita ko nagtataas ka ng kamay. Mami po ang nagbabantay sa amin, magkapatid. Ayan, very good. Dahil syempre, mga bata pa tayo o mga bata pa kayo, kailangan nyo pa ng patnubay at gabay ng inyong mga magulang. At kadalasan, si nanay ang kasama natin sa bahay. Tama po ba? Tama po ba mga bata? Ayan, tama po. O, dumako naman tayo sa susunod. So, very good naman kayo mga bata. So far, tama yung mga sagot nyo at wala pang nagkakamali. May magkakamali kaya? Tignan natin. Ayan, si tatay ay mahina. Tama ba ito o mali? Patingin nga ng inyong mga sagot.
si tatay ay mahina. Mahina nga ba talaga si tatay? Ayan, nakikita ko na ang mga sagot na X. So, bakit naman X ang sagot mo, Mark? At ikaw pa ang unang nagtaas? Kasi po, ang tatay ko po malakas. Ayan, ang tatay ni Mark ay malakas. Papahuli ba ang mga tatay niyo? Eh, ang tatay mo naman, Jana, ano naman ang tatay mo? O ano ang salita na pwede mong ilarawan sa iyong ama? Masipag po. Masipag? So, si tatay ba ang nagtatrabaho sa pamilya? Opo. Ah, si tatay. Kaya mahahalintulad natin si tatay sa matapang, malakas at masipag. Siya din ang karaniwang nagtatrabaho. So kung babalikan natin yung si nanay kanina, siya ang madalas na nagbabantay sa atin kasi siya ang madalas na nasa tahanan at si tatay naman ay nasa trabaho o ang siyang nagtatrabaho para sa pamilya. Very good. So dumako naman tayo sa susunod. Ayan, si kuya ay maganda. Tama ba ito o mali? Ayan, may nakikita na akong mga X. Patingin nga ng sagot mo, Aiden, Patrice at Kyra. Ayan, lahat may sagot na. Ayan. So, nakikita ko na si Aiden, dalawa ang sagot niya. May X siya at may check. Pakinggan natin kung bakit dalawa yung sagot niya. Yes, Aiden? Pwede rin pong maging maganda yung mga lalaki. Alright. Paano mo naman nasabi na pwedeng maging maganda ang lalaki? Aiden, magandang lalaki po. Ayan, tama si Aiden kasi pwede rin maging maganda ang lalaki. Meron din tayong mga kinikilala sa LGBT community o ating mga kuya na may pusong babae. Siyempre, tanggap natin iyon sa lipunan. Sa maagang edad nyo ngayon, dapat naiintindihan natin na hindi lang lalaki at babae ang mga tao sa ating paligid. Meron ding babae na pusong lalaki at meron ding mga lalaki na pusong babae. Naiintindihan ba natin yon mga bata? Tama, very good. At ang pinakamahalagang bagay na dapat natin isipin ay ang respeto sa ating kapwa. Babae man o lalaki, matanda o bata. Okay? Ayan si Blessie, nagtataas ng kamay. Ano naman ang sagot mo? Nakita ko naman na X or X ang iyong sagot. Bakit naman X? Kasi... Yes, Blessie? Pogi so, po si Kuya. Yun, pogi naman si Kuya. So, para naman kay Blessie, si Kuya ay pogi na tama rin naman. So, ano pa ba ang ibang mga salita na pwede nating ilarawan kay Kuya bukod sa magandang lalaki o pogi? Kyra, ano naman ang sagot natin? Matapang po. Matapang. Dahil bukod kay tatay, ay si kuya din ang nagtatanggol sa mga kapatid. At syempre, sa pamilya, kapag wala si tatay, very good naman, Kyra. So dumako na tayo sa susunod at huli nating bilang. Ayan, si ate ay matulungin. Tama ba ito o mali? Ayan, nakita ko na ang sagot ng iba. Ayan, puro check ang aking nakikita. So, tama. So, Blessie, may ahari mo bang sabihin kung bakit tama ang iyong sagot? Tumutulong po kasi si ate sa tulong bahay. Sa gawaing bahay, very good. So, Jana, ano naman ang tinutulong ni ate? Tumutulong ba si ate sa inyo sa gawaing bahay? Naghuhugas po ng pinggan tsaka tumutulong. Ayun, naghuhugas ng pinggan at tumutulong. Eh, ikaw naman, Aiden, ano naman ang ginagawa ng mga ate at kuya mo? Di ba sabi mo't bunso ka kanina? Yan. So, ano naman para sa iyo ang iyong ate? Sila po yung nagsasabi ng gagawin ko pag wala po si mama at papa.
Ayun, tama. Si ate din ang nagsasabi kung ano ang dapat mong gawin at ang tama at mali. Dahil syempre, sila ang nagiging ehemplo natin o example natin ng kagandahang asal at mga tamang gawain. So very good naman, Aiden. So dumako na tayo sa ating susunod na slide. Ayan, tama. So ayun, dito na nagtatapos ang ating maikling pagsusulit, Kinder Masipag. Ngayon ay malapit na tayong matapos sa ating klase. Ngunit bago tayo dumako sa ating paalam song, may tanong lamang ako sa inyo. Meron ba kayong natutunan sa klase natin ngayong araw? Meron ba? Patingin ako ng thumbs up kung may natutunan. Ayan, proud na proud si Mark na nag-thumbs up talaga. So, Mark, ano naman ang natutunan mo sa klaseng ito? Si tatay po ay matapang. Ayan, si tatay ay matapang. Very good. So, si Jana naman, nakita ko, bukod sa may thumbs up, may pasayaw-sayaw pang ganon. So, Jana, ano naman ang natutunan mo sa klase natin ngayong araw? Magmahalan po. Ayan. So, ang bawat pamilya ay may iba-ibang bilang. Merong dalawang anak, may tatlong anak, may isang anak. Pero, ang mahalaga ay nagmamahalan. So, ikaw naman, Patrice, medyo nahihiya yung thumbs up mo. Pero, alam kong may natutunan ka. Ano naman ang natutunan mo sa araw na to? Natutunan ko po na pwede po palang maganda at pogi ang kuya. Ayan. So, si Patrice naman ay may bagong natutunan sa araw na ito na pwede namang maging maganda at maging pogi din si kuya. Agree ba kayo doon mga bata na pwedeng maganda at pogi si kuya? Ayan. At sa makatawag lamang ako ng isa, sa huli ang blessing. Bilang ating pangwakas, ikaw naman, ano ang iyong natutunan sa ating leksyon sa araw na ito? Dapat po ang pamilya magtutulungan. Ayan. So, sa bawat pamilya, merong mga responsibilidad at gampani na dapat tayong ginagawa upang mas maging makabuluhan at maging maayos ang pamilya. Kaya dapat ang ating mga obligasyon ay atin ding natutupad bilang miyembro ng pamilya. Very good naman kayo mga bata. Halatang halata sa inyo na meron talaga kayong natutunan sa ating leksyon sa araw na ito. So, bigyan naman natin ng ating mga sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan! So, bukod sa ating natutunan, nalaman din natin na marunong pala tayong magbilang ng hanggang 5, di ba? Ayan! So, kakanta na tayo ngayon ng ating paalam song. Handa na ba kayo sa ating paalam song? Ayan, so ating sundan ang mga actions at kumanta na rin tayo ng ating paalam song, okay? Okay ba 'yon? All right. Patingin nga. Patingin ang mga ulo. Aralin sa araw na ito, magdadasal naman tayo. Ayan, so paano nga ba magdasal ulit? Ipikit ang mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo'y magsimula ng magdasal.
Panginoon, salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Amen. Ayan, at dyan na nga nagtatapos ang ating leksyon sa araw na ito. Muli maraming maraming salamat sa inyong pagdalo. At hanggang sa muli, paalam! Mag-ingat kayo mga bata!